Ito, kagigising ko lang po. Nakapajama pa ako. Nakatanggap lang ako ng masamang balita na budol daw ang tatay ko dyan sa may Tanauan Batangas sa may harap ng Jose Reyes Hospital. Kasi nagdadialysis ang nanay ko palagi. Eh, bumili daw siya ng ulam. May lumapit daw sa kanyang babae. Tapos isinakay siya sa sasakyan. Dinala daw siya sa may Santo Tomas. Tapos may sumakay na isang lalaki tapos isang babae. Bali, apat sila sa sasakyan. Nakuha lahat ng kanyang mga alahas. Tapos yung buti na lang hindi siya nasaktan. Ipapakita ko sa inyo yung mga alahas na suot ng tatay ko. Nung isang araw, kausap ko pa siya. Pinagmamalaki niya ang mga alahas niya sa akin. Sabi niya, tuwan-tuwa siya. Kasi nakapag-ipon daw siya ng alahas. Ngayon, isang iglap na wala lang. Sana mahuli po sila. Bali, apat po sila. Sana may makakita ng ganitong alahas. Mapabalik sa tatay ko. O di kaya maparusahan na lamang sila para hindi na madami ang kanilang mabudol. Bali, kausap ko ngayon ang tatay ko. Ang sabi niya sa akin, siya mismo ang nagkwento. Ang sabi niya, doon daw sa may harap ng Jose Reyes Hospital, bumili daw siya ng pagkain, may bitbit siya. May lumapit daw sa kanyang isang babae, nagpapasamang bumili ng makina, bali pump ng tubig. Tapos, ang sabi daw niya, hindi ako sasama at dahil nang magpapakain pa nga daw siya sa nanay ko. Tapos, maybe lumapit daw na isa pang babae. Ang sabi niya, hindi, alam ko yun. Alam ko yung bilihan. Sumama na lang kayo sa akin. Tapos, yung tatay ko, ayaw niya. Pinilit lamang daw siya ng mga dalawang babae. Sabi niya, may sasakyan ako. Sandali lang naman yun. Sama ka na sa amin. E napilitan ang tatay ko kasi mabait ang tatay ko. Pagsakay daw niya, na nakita daw niya, papunta silang Santo Tomas. Tapos tumigil yung sasakyan. May sumakay daw na isang lalaki. Bali, apat sila, pati yung driver, dalawang babae, tapos dalawang lalaki. Ang ginawa daw, doon daw siya pinasakay sa hulihan. Bali, nasa gitna siya ng dalawang babae. Tapos, meron daw, sabi daw sa kanya, hubarin mo yung mga alahas mo. At parang nawala na siya sa sarili niya na kinukumbinsi siya na bibigyan daw siya ng 100,000. Yun daw na lang ang naaalala niya. Meron pa daw TV na ibibigay sa kanya. Tapos, siya daw mismo ang naghubad. Tapos, ang sabi, ilagay daw doon sa isang bag. Yun daw yung naaalala niya. Tapos, pagkahubad daw niya, pinababa siya ng kotse. At pinasakay na lang siya ng jeep, biyaheng Tanauan pabalik doon sa hospital. Diyos ko, sana po mahuli ang itong mga taong ito na nanluloko sa mga tao. Salamat po.